Mahabang paglalakbay. Yan ang binaybay ni Lito Ramirez bago makamit ang tiket para makapaglaro bilang kauna-unahang at nag-iisang purong Pinoy sa Rugby Sevens, ang Philippine Volcanoes. Anong feeling mo nung nakapasok ka sa national rugby team? Sobrang proud po ako sa sarili ko. Hindi po ako makapasok ako dito. Kasi ang dami-dami mga Pilipino na magagaling din. Sa palagay mo, ano ba yung mga katangian mo kaya ka nakapasok sa team? Kasi ang hirap makapasok, alam ko talagang yung standard nila napakataas, di ba? Ang ginagawa ko lang po kasi every game po namin, binibigay ko po yung the best ko. Palaging nakangiti, sunod sa uso ang buhok, tindig at kilos ng tunay na atleta. Walang makapagsasabi. Nasa likod nito, isang bata ang dati rin nagtatago at nakikipagbuno sa laban ng buhay. Kasi yung bata po ako, wala po talaga ako. Nahirapan po talaga ako sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Maaga po akong nawala ng mga magulang. Sa kalye, unang natuto si Lito sumunod sa dikta ng laro. Wala na po ako talagang alam kung saan ako mapupunta. Ang kasama ko lang po talaga doon, si kuya ko. May kapatid po ako. Kumakain lang po kami sa mga tira-tirang mga basura. Kung ano yung makikita namin doon na pagkain, kinukuha na lang namin. Doon lang po kami nabubuhay. Tapos, mamalimos. Para maibsan ang gutom at makatikim ng panandali ang saya, sa edad na 7 taon, si Lito sa bisyo umasa. Sobrang saya sa labas. Mga barkada ko na, babarkada na rin po. May time din po na nag-snatch kami, dudukot. May time din po na nag-rugby sa insolvent. Doon lang po kasi kami nabubuhay. Nakakatuwang isipin na ang dating palaboy-laboy at dating sumisinghot ng rugby, ngayon, ganap ng manlalaro ng sport na rugby. Malaki ang pasasalamat ni Lito sa foundation na kumupkop sa kanya, na siya rin nagpakilala ng sport na ito. Natutunan ko po siya dun sa tuloy sa Don Bosco. Dun po ako napunta ng 11 years old ako. Kung hindi ako napunta sa mga foundation, ano na nangyari sa akin? Sa tulong ng Philippine Rugby Football Union o PRFU, na libreng nagtuturo sa mga batang tulad ni Lito, nagkaroon siya ng pagkakataon maturuan ng Philippine Volcanoes. What qualities did you see in Lito that made him enter the team? I first saw Lito about probably anywhere from between 6 to 8 years ago when I first came here. We used to do some visits to Toloi Foundation. And he was an orphanage boy there. And we used to play touch against them in just a little game, just a little charity game. Lito was there, and believe it or not, that team always used to beat us. They're always very quick, very fast around the park and very fit. But Lito obviously got the hand-eye coordination. He's very quick around the park. And he's got that fight in him too. So when it comes to contact, he does very well. Ang dati kanyang mga hinahangaan, ngayon kanya nang mga kasama sa team. Parang dati pinapangarap mo lang, pero ngayon, nandun ka na, nakakalaro mo na sila, nakakasama mo sila, nakapagbiroan mo na. Sila na rin ang tumatayong pamilya ni Lito, lalo't malayo ang kuya niya sa kanya. Mababay po sila lahat. Actually, parang binubunso nga po nila ako doon. Para kasi sila ayun na po, mga kuya ko lahat sila. Total, wala na po ang mga magulang. So sila na po yung nagtumayong mga kapatid ko sa larawang sa rugby.
Hello, kapamilya. Ako si Dayan Castillejo. Mag-subscribe po tayo sa ABS-CBN News YouTube channel for more action from SportsU. I-click nyo lang itong i button for more updates. Thank you!